Hello po ma'am, baka pwede pa-discuss po nung way of asking questions, directing, proving, asking non-directed, ganun po. So this one, nasagot ko na ito po ma'am, sa arts of questioning. Pag sinabi nating arts of questioning, that is a Socratic method. Naturo ko na anong pinagkaiba ng prompting, probing, redirecting, rephrasing. Siyempre, kailangan ng waiting time when it comes to asking question. May nagtanong na daw pinagkakaiba ng prompting tsaka ng probing. Pag sinabi natin prompting, pinupush natin ng child, binibigyan natin ng siya, binibigyan natin siya ng clue para masagot niya yung tanong natin. Pero pag sinabi natin probing, sa pagsagot ng bata, gusto pa natin ipa-elaborate sa kanya. Sige nga, explain mo pa, ano pa, Another example, pinapa-elaborate natin. Humihingi pa tayo ng mga proof or follow-up question. That is a probing. Pag sinabi naman nating directing, direct ka. Halimbawa, sabi mo, Jalima, what is the chena-chena ganyan? Directed, ibig sabihin, dinadirect mo yung estudyante, nagko-call ka talaga ng name, direct. Pag sinabi naman nating non-directed, ibig sabihin, free yung mga bata kung sino man yung gustong sumagot. That is a non-directed. And now let's answer this question. To awaken thought among learners, which kind of questioning helps the process of reflection? So gusto mo yung mga bata is mag-isip sila, o magkaroon sila ng reflection. Anong klase ng question ang gagawin mo? A, directed question. Again, pag sinabi kong directed question, magtatawag ka ng pangalan talaga. Dinadirect mo ang tanong. O ikaw, Veronica, ano yung magagawa mo sa ganyan? O ikaw, Neil, ano yung magagawa mo sa ganyan? That is a directed question. Nagda-direct ka ng tanong. Letter B is a specific question. Ibig sabihin, close-ended question. Ang ibig sabihin nito, yung may tanong ka, specific lang at specific lang din ang sagot. That is a specific question. Remember, teacher, ha? When it comes to profe, halimbawa, pag sinabi natin specific question, pwede nating ipasok yan sa close-ended question. Pwede natin ipasok dyan yung convergent. Sino-synonym pagdating sa prof ed. Letter C is concrete question. Sabihin, bigyan, ito yung mga tanong na concrete. Gusto general or abstract. Gusto nila, no, yung concrete. It is also a specific question. And letter D is open-ended question. Sabihin, divergent. May iba-ibang sagot ang mga estudyante mo. Open-ended, may isa kang tanong, pero may iba-iba silang mga sagot. May kanya-kanya silang idea or thoughts. That's why the answer is letter D, open-ended question. Because of the open-ended question, tututo silang mag-reflect, mag-isip, magbigay ng sarili nilang idea. And the answer is letter D.